today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog! So isang napakagandang araw nga ang bumungad sa amin dito sa New Zealand. At dahil nga Wednesday, pasukan of course, busy-busy nagre-ready na breakfast sa mga bata. So usually kapag walang pasok pag weekend, nag-sleep in kami hanggang 8 a.m. Pag may pasok naman yung mga kids, is around mga 6:30 kami gumigising. Nagluluto nga pala ako ng bacon. Ito nga pala ang gusto ni Georgia, bacon sandwich. Si Ariana naman at si Silas, nagsisirya lang. So yung mga anak ko, tatlo sila, pero iba't iba yung almusal na gusto nilang kainin everyday. So yung isa gusto cereal, yung isa naman gusto kanin, at yung isa naman is gusto lang sandwich. Minsan nakakalito din, kami naman ni Mister, sabay-sabay kaming kumakain, pare-pares lang yung kinakain namin sa almusal. Pagkatapos nga palang mag-breakfast, naghugas agad ng mga pinggan, naglinis. So si Mister naka-work from home pa rin at nasa bahay lang. So tinutulungan niya ako sa mga bagay-bagay bago of course mag-start sa trabaho. Yung time na bumibiyahe siya papunta sa work, is tinutulong niya sa akin sa mga gawaing bahay. Which is very handy talaga. At meron kang katuwang. So after nga pala naming mag-breakfast, binihisan ko na yung mga bata. Ready-ready na sila pumasok. So binibigyan ko yung mga bata bago sila pumasok ng school na mga fruits, kumakain sila. Libre kasi yung mga school lunches dito, so hindi na ako nag-prepare na mga bits and pieces. So naglinis muna ako ng kwarto bago ko ihatid yung mga bata sa school. May oras pa kasi. So sinusulit ko talaga yung mga minuto kasi naman para wala na akong gagawin mamaya pagka uwi ko ng bahay. Ito nga pala yung kwarto ng kambal. At ayan, nagsishare nga sila ng bedroom. Medyo makalat. Ang dami kasi nilang unan at saka kumot. Pero mabilis lang naman yung paglilinis. Lalo na kapag hindi ako nag-change ng mga bedsheets at bits and pieces. After ko nga makapaglinis ng kwarto, is ready na magtutupas yung mga bata. Iniisa-isa ko talaga sila. So ayoko kasi magka-problema yung mga ngipin nila. Alam nyo naman, mahirap na kapag meron tayong mga sira-sira sa ngipin at medyo masakit talaga kapag meron kang toothache. Alala ko tuloy nung bata pa ako, natututbrush ako before sa school, gamit ko talaga is yung dahon ng bayabas. Pag wala kaming toothpaste, iyan talaga yung alternative, or di kaya yung asin. Pagkatapos ko nga palang magtoothbrush yung mga bata, is niready ko naman yung sarili ko at tinapong ko na yung mga bata. Alas 8:30 na kasi. Pagka-uwi ko naman ng bahay, is nagdilig ako ng mga halaman. Ready-ready na kasi. Alam nyo kasi summer na dito sa New Zealand, magsa-summer na nga pala. Ready-ready na yung ating garden at yung mga patatas at kamatis. Pwedeng-pwede na itanim. Naglaba din ako of course everyday ito. Walang unlimited day. Wala talagang katapusan. Ilinisan ko rin yung garden. Medyo marami ng dahon na nagsisilaglagan pa rin. So ito na yung mga routine ko araw-araw. At ito yung ginagawa ko. Hindi lang ako nakahilata sa bahay. Meron na tayong ginagawa para pang exercise na rin. It's not good for you na nakahilata ka lang sa bahay at wala kang gagawin ng mga bits and exercise. Kasi tumatanda na rin tayo at change na yung ating body. Kailangan na rin natin na kumilos-kilos naman minsan. Pagkatapos nga pala naming mag-lunch ni Mister, is tumating nga pala yung package namin. Ito nga pala yung aming entertainment unit bago. So pumili nga pala kami. Medyo luma na kasi yung isa. So ako nga pala yung nag-assemble tsaka si Mister. Masakit nga pala yung likod niya kaya naman ako na yung nag-bin-bin. Paabot nga pala ng 2 hours yung pag-assemble ng entertainment unit. Sumakit nga pala yung likod ko rin. At pagkatapos nga pala ay ready na ako magluto ng dinner. Napakasimple lang dinner namin tonight. Ito nga pala ang request ni Mister. Chicken pepper fry. Padalang lang ako nagluluto nito, medyo mas spicy kasi at maanghang, kaya naman hindi nagugustuhan ng mga bata. Pero tonight, dalawa yung ulam namin, yung mga bata is meron silang pork, at kami naman ni Mister, itong chicken pepper fry. Alam niyo naman siguro, naluto ko na ito before, at gustong gusto nito ng biyanan ko. Gigisa ko lang yung aking aromatics at napakaraming chili, naglagay din ako ng napakaraming pepper, mint at saka Worcestershire sauce. Season ko rin ito with salt. At pagkatapos, ilalagay ko na yung aking chicken. Brown ko nga pala ito. Alam nyo kasi kapag brown mo yung chicken, brinito mo ito bago ka mag-stew or bago ka maggawa ng mga sabaw. Masarap talaga. Meron siyang adding na flavor. Naglagay nga para ako ng chicken stock at patatas. Hahayaan lang natin itong kumulo-kulo hanggang malumambot na yung ating chicken. At ayan na nga siya, after ng 10 minutes, ready na yung ating chicken pepper fry. So nasundo ko nga na pala yung mga bata galing sa school at happy sila. It's a prank!
Our dinner for tonight is very special. It's for Mom, you said don't eat the chicken. Mom, you this said is yours. I want 100 broccoli. Dad, 100 money course. Huh? What's 152 money course? 152 money is 152. Then is it expensive? Yep, it's a lot. How about 1,000? 1,000 is a lot. Then anything? What about 100? What about 100? A billion? How a billion? What about 100? Dinner time with our tank steady. How about 10? You don't 100. 100? Oh. Are we going to running race? Ready, Dad? So pagkatapos naming mag-dinner, of course, nagugas na mga pinggan. So napakasarap nga pala ng niluto ko nga na dinner for tonight. At pati na rin yung niluto ni Mr. na pork para sa mga bata. So kung napapansin nyo, medyo may araw pa yung dinner time namin. Daylight saving na kasi dito sa New Zealand at balik na rin tayo. Nagsasunset around mga 8 or 8:30 p.m. So medyo long day na naman. So gusto ko talaga nito sa summer sa New Zealand, yung medyo mataas yung araw. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!